At ngayon sa ating unang kaso. Nakakausap po natin ang isang misis na nanggagalaiti at naiyak pa nga sa galit, si Ma'am Bona Wagan. At take note, iba't ibang klaseng babae or hindi po isang babae lamang ang kanyang mga nakarelasyon at nakasex. Ito po ang dahilan kung bakit mamaya mapapakinggan natin yung boses ni Mrs. pati yung boses na rin ni Mr. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Bona Wagan po. Ma'am Bona Wagan. Bona Wagan po. Sorry po. Ma'am Bona, nag-usap na po kayo ni Mr. tungkol dito sa video na ipinasa niyo po sa amin. Opo. Ano pong napag-usapan niyo at ano pong sinabi ni Mr.? Ano pong naging reaksyon ni Mr.? Ano na po siya? Nung time po na nahuli ko na siya, iyak na po ako na iyak noon. Tapos sorry po siya ng sorry. Okay. At iba't ibang babae raw po yung pinadanyo ka sa amin sa video. Maraming eksena yon. Tapos iba't ibang babae yung nasa video po. Hindi lang po isa. Opo. Kasi po sa Rafi, ganito po kasi talaga yon. Kasi po nagtataka po ako kada ano, yung Gmail account niya po kasi, di ba pag po nagme-message ka sa Gmail account, may nagpapapap na sa inbox noon na mga message. Opo. Nagtataka po ako, may mga nakikita akong message doon na wala po doon sa messenger niya sa Facebook. Tapos ilang picture na rin po nung root ang nakikita ko na dinidelete niya. Ngayon, ang ano ko po talaga noon, kaya ako nag-retrieve ng mga photo po una eh. Kasi gusto ko po makita kung ano-ano pa po yung photo ni nung root, yung mga na mga pinicture niya. Kaso, napasama po kasi sa pag-retrieve yung video. Kaya okay. Nakita ko po yung iba pang video ng kababuyan niya. Okay. Sige, kakausapin po natin si Mr. Ferdinand Wagan para naman kunan siya ng reaksyon at baka pwede natin silang pag-usapin dalawa at baka magkaayos na lang alang-alang sa mga bata kasi sabi nga ni Ma'am Bona meron silang tatlong anak na babae. Sir Ferdinand, magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir. Sir Ferdinand, si Mrs. po. Sa makausap. Eh, pwede naman po, pero ipapaliwanag ko po. Sige po. Sir, inaamin ko po yung mga pagkakamali ko. Inaamin ko po lahat yan. Lahat po, eh matagal na po yan. Ngayon, sabi ko po sa kanya, mali po ako sa nagawa ko. Ito pong nagkabalikan po kami, naging okay na po, nangyari na po yan. Ngayon, nung gusto ko po sa kanya mangyari, kahit isumbat niya sa akin araw-araw yan, basta mapapatawad niya lang ako para lang sa pamilya namin. Ma'am, narinig niyo po yung sinabi po ni Mister. Matagal na po pala itong video. Ma'am, gusto mo siyang kausapin? Go ahead po, ma'am. Sir Rafi, matagal na po yung video nga po na yon. Ang kaso, yung eto po kasi, yung kay Ruth. Okay na po kami, nagsasama na po kami ulit eh. Kaso, ginagawa na naman niya, yun nga po, yung dun sa Ruth na yon. Sino po si Ruth? Tinataguan. Kasamahan niya po sa trabaho. Okay. Sir, go ahead po, sir. Kausapin niyo po si Ma'am Bona. Kayo na lang po magpaliwanag. Matagal na yan. Kaya nga humihingi na ako na ano. Wala naman nangyayari. Yan lang po yung ano. Oo, alam ko. Amin natin kumali ako. Matagal na. Pero din, ano pa rin, ginagawa mo pa rin. Nagtitago ka pa rin. Wala na mi. Yan yung time na magkaaway tayo. Hindi na tayo nung hindi tayo magkasama. Yung kay Ruth? Oo. Saka na sinasabi mo na time na magkahiwalay tayo. Nagkikita tayo kahit na hindi tayo nagsasama sa bahay. Nagkikita tayo ng time na yan. Ibig sabihin, ginagawa mo. Kinausap ko na yung hindi. Mga babae na yan eh. Ilang beses ko na yung kinausap eh. Kaya nga eh. Alam ko mali ako. Paulit-ulit mo na lang ginagawa. Paulit-ulit. Hindi, Mi. Sinabi ko na sa'yo, wala na. Wala naman talaga na. Mi, ayusin lang natin to.
Alam ko masama loob mo. Talagang masama loob ko sa'yo. Gago ka. Ano mag gusto mo? Di pa patay mo na lang ako. Yun na lang. Wala problema. Matapos lang yan. Hindi, alam mo nang gusto. Ma, baka gusto niyo pong bigyan ng second chance. Ito pong si Sir, nagsisisi naman po pala at saka matagal na po pala yun, nagkaigyan na po kayo. At that time, nung mangyari daw yun, kayo po'y nag-aaway, baka wala siya sa kanyang sarili, gawa ng sama ng loob, etc. So, baka pwede mamalang-alang dun sa tatlo niyong anak, give your marriage a chance, another chance. Pag-isip kami, pag-isipan mo muna. Ay, alam ko mali ako, alam, kahit isumbat mo na isumbat sa akin yan. Hindi ko may kinakaila sa'yo, nagkamali ako. Sir, makasingit ano, ma'am. Sir, dihadong-dihado kasi dito si Mrs. ano, base sa mga video. Oo nga po eh, alam ko po, alam ko po. Panood natin. So, ano po yung guarantee na ikaw po ay nagbago na at tuluyang magbabago at nagbago sir, na talaga? At hindi na maulit ito, hindi niya bigyan ng sama ng loob si Mrs. Kung gusto niya, ipatanggal, di ba, ipapatanggal niya raw ako sa trabaho. Ako na mismo aalis, oh. Magsama na kami doon sa bahay namin, oh. Kung saan ba? Ma'am, mag-resign na raw po siya sa kanyang work para mawala na yung duda niyo at magsasama na lang po kayo sa bahay. Anong sa inyo po, ma'am? Di pa po siya okay dito kasi sama din po ng loob ng magulang ko sa kanya. Kasi paulit-ulit niya lang po kasing ginagawa yan sa Rapi. Ma'am, don't worry about your parents. Worry about your family, your kids. So, kung siya po talaga magsisisi at tatanggipin niyo po yung kanyang pagsisisi at pagbabago, then magbukod po kayo, wag po kayo tumira sa inyong parents. Kasi po, sorry mama, kuminsan kasi yung mga bienan, yung mga in-laws, yun din po kasi nakakadagdag sa problema. Manunumbat at magkukonsensya, susul-sul, talagang hindi kayo makamove on. Di po ba? So ma'am, kung tatanggapin niyo yung kanyang pagbabago na pangako, then magbukod po kayo. Ako po'y tutulong, alang-alang po sa inyong tatlong anak. Mag-resign po siya sa kanyang work. Siyempre, pag nag-resign po sa kanyang work, then wala ako kayong income. So ako po'y tutulong para makabangon po kayo para doon sa inyong tatlong anak. Ano sa palagay niyo po, ma'am? Okay ba sa inyo yan? Pero sir, mag-resign ka sa yung work. Kung yun po ang gusto niya, wala akong gagawin ko po. Mag-a-update po kami sa inyo kung ano. Okay. At tuloy ka na magbabago dahil kapag hindi ka nagbago, dahil isa ako sa gumigit sir, na rito, ako mismo ang magsusulso naman kay Mrs. na ipakulong ka base sa mga video itong hawak niya ngayon, opo, ebidensya to, kahon na kahon sir, ka. Sir, nagbago na naman po ako. Talaga nangyari na lang na yan. Wala na po. Kaya nga gusto ko na po nagkakasama na po kami before. Kaya lang hindi ako makauwi doon sa kanila kasi nga galing ako sa swab test. Okay. Eh, yun lang po. Eh, alam naman niya po yun. Dinadalaw niya pa nga ako sa bahay namin eh. Okay. Ayun lang pala. So, ma'am, ano sa palagay niyo po, Ma'am Bona? Mag-resign siya sa work, and then magsasama na kayo. Sir, yung cellphone mo, isusurrender mo rin kay ma'am as a sign of wala good faith. Wala po problema, bibigay ko po. Kahit hindi na ako mag-cellphone. Good. Good condition yan. Oh. At saka, wala na muna, buburay mo na mga Facebook account mo, Instagram, wala lahat. Wala kang social po media account. Siya na po, alam naman po niya lahat ng ano ko eh. Okay. At kahit na pagpunta mo ng CR, inspeksyonin ka niya, baka mamaya may nakasipit dyan na cellphone. Wala, ha? Wala. Aray, wala po, sir. Okay. Lagi po nag-update sa akin niya, mag-iin ako pagka kung nasa na ako, kung nasa biyahe ako. Okay. So, ma'am, kapag pumayag ka sa kondisyon na yan at magbabago na talaga siya, then tutulungan kayo makabangon muli at kuha kayo ng matirhan at bibigyan kayo ng munting negosyo. Ito po yung gagawin ko, alang-alang po sa inyong tatlong anak. Ano, madam? Ano sa palagay niyo? Pero hindi, sa inyo pa rin yung desisyon. Bago na talaga siya. Desisyon niyo pa rin yan, ma'am. Patunayan niya na talaga magbabago na siya, Sir Rapi. Hindi yung puro salita lang. Baka mamaya ganyan na naman, tapos uulitin na naman ulit. Ah, yun ano nga lang. Ano gusto mo, mag-resign ako? Yun, wala namang problema. Pag-resignin mo, kahit sa bahay na lang ako. Ano bang gusto mo, mag-alaga na lang ang bata? Sir, ito pa, Sir Rapi. Sir, ito. Ito, siguro ang gusto marinig ni Madam. I-denounce mo
yung iyong mga babae ngayon, publicly, isa-isa mo, hoy, ikaw, ano, Lorna, kung ano kayo, Juana, kung anong pangalan, walang hiya ka, tapos na tayo, ayoko na sa'yo, etc. Right, nakikinig si Mrs. I-denounce mo. Wala naman po kami talaga. Hindi, sir. Ah, sige po, sige po. I-denounce mo isa-isa. Natatawa ka sa kagawaran mo. Tayo. Matagal na alam mo yan. Hindi naman naging tayo. Yung si Ruth po, hindi naman po naging kami niyan talaga. At talagang magkaibigan lang po. Yung pong nakita niya na boobs na inaano po, eh yun po yung sa bayaran po yun. Ah, bayaran? Opo, hindi naman po talaga yung papapicture sa mukha yun eh. Tiyo mo, Sarapi, ang baboy-baboy niyang hype na yan. Ako, inaamin ko sa'yo. Diba? Ano yun, sir? Sa Quezon Avenue? Sir, saan yun? Quezon Avenue? Dito lang po sa Laguna lang po. Laguna? Okay. Opo. Magkano po? Magkano? Sa awak lang po ng dibdib yun eh. Magkano? 200 lang po. 200. Wow, ha? Po yun, sa resort po yun. Napatawa si ma'am. 200 bawat pisngi. So 400. Eh, ewan ko po. Nagambag lang po ako. Bakit? Sarap. Sarap yung maniniwala ka na hawak lang yun. Pagbabayad ka, hawak lang. Eh, nasa resort yun eh. Ano ka ba? Sorry. Paano mo nakilala yun, sir? Lumapit sa'yo na para sabihin... Ano po, hindi po, ano po yan sa... Parang, ba, birthday yan po, parang ganon. Eh, oh. Sa mga, ano lang yan. Eh, siyempre, kumuha sila ng babae. Oh. Ganon. Oh, eh, siyempre, malay ko ba kung may nakauna doon? Hindi ko manaanohin yun. Ah, so ibig sabihin, ambag-ambag. So, lahat kayo na nag-ambag, lahat kayo nakahawak. Eh, siguro po. Ay, buti hindi ka na COVID. Ah, sa bagay, wala pre-COVID days pa pala yun. Wala pa po, no? Wala pa po. Last year pa po yun. Okay. Eh, yung pinatungpatungan mo ng paa mo sa binti niya? Nakapatong lang po yun. Mali po ako doon. Bayaran din yun? Hindi? Ay, hindi po. Katrabaho ko po yun eh. Yun po yung sarapi. Madami pong video na ganun. Paulit-ulit po nilang gesture yung ganung itsura na ano. Marami matagal pa po yung video na ganun. Wala na, binasa pero madami na. Yun. Okay. So anyway, ganito na lang po ano. Ma'am, tatanggapin mo ba yung alok ni sir na pag-resign at magbabago na siya? Alang-alang po sa inyong mga anak. Patawarin mo na siya. Total, matagal na pala yuho yun. Ano po sa palagay niyo, ma'am? Sana nga, sir, magbago na siya para sa mga anak niya. Paano kung dumating ang araw, magkaroon siya ng marugang? Ganyan ang ginawa sa mga isa sa anak ko. Tama. Ganito na lang po. Puro babae ang anak niya. Ganyan siya na ano, ang baboy niya. Okay. Ma'am, isang tanong na lang. Paano niyo nakilala to si Mr.? Po? Paano kayo nagkakilala ni Mr.? Paano ba nag-umpisa yung inyong love story? Ano po yan? Nag-start po kami niya nung dati sa Facebook. 2 years, nasa Saudi po siya noon. 2 years po kaming LDR. Okay. 2010 po, 2010, naging kami niyan, July. Okay. Umuwi po siya noong 2012. Okay. Kinasal na din po kami noon kasi nabuntis na po ko niya eh. Okay. So maganda palang love story niyo. Kailan po nag-umpisa na siya po ay nagkaroon ng problema na kayo po ay nagkakaproblema na dahan-dahan yung inyong relationship? At what point? Para ano din po, nung same year din po yun eh. Na, okay. Ay, 2013. Yun na po yung ilang beses na kaming nagka-barangay niyang kasi nga. Oy, okay. Wag na, foul na po yun. So ma'am, wag niyo po ibawa ang telepono. Subukan namin kayo pagbatiin. Alang-alang sa mga bata, in the end, decision nyo pa rin yun. Kapag tinanggap nyo po yung kanyang offer na magbabago, ako po'y tutulong in my own little way. Alang-alang po sa mga bata. Baka gusto mo lagyan natin ng music. Pakita natin picture ni sir. Pwede ba? Sige. Ma'am, pakinggan nyo itong music na ito, ma'am, ha? Yung music natin, ano yan? Ah, wag na, baka lalong... kayo, manggagatong kayo eh. Pinapabati ko, pag gagatungan nyo, papakita kayo ng mga picture. Hey, would you mind it if we
Ma'am, ganda ng music, ano? Apo. Balik alaala ng matamis na kahapon. Oh. Sige, ma'am, pag-isipan niyo po yan, ha? At ikaw naman, sir, huwag mo ibabang telepono. Pag-usapin ko kayo, kakausapin ka ng staff, and then kung anong pong desisyon ni Mrs., susuportahan ta ka. Ma'am, 100%, okay? Salamat po, ma'am. Ingat po kayo palagi. And then, sir, ingat po kayo. Salamat po, sir. Okay po. Thank you po. Okay.